Hello po mga mamamayang. Ngayong hapong ito ay gagawa na naman po ng bagong ice candy flavor ang ating mahal na Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Gagawa po tayo ngayon ng Mango Graham Ice Candy. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong Graham crackers, hinog na mangga, 1/2 cup ng tapioca flour or cassava flour, Nestle cream, condensed milk, evaporated milk, 4 cups ng tubig, at syempre po itong ating ice candy wrapper na ang size ay 2x10. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. First step po na gagawin natin ay lutuin po natin yung ating cassava flour. So, ihalo po muna natin itong ating cassava flour dito sa ating tubig. Yan, tunawin po muna natin. Pag natunaw na po natin, pwede na po nating i-on yung ating stove ng nasa medium heat. Haluin po natin siya ng hahaluin hanggang sa maluto po yung ating tapioca starch. Ipapakita po namin sa inyo mamaya kung maluto na po yung ating flour na medyo mag-sticky na siya. Ngayon po na naluto na po yung ating tapioca starch ay isunod po nating ilagay yung ating evap milk. Haluin lang po natin. Pwede ko na rin isunod itong ating Nestle cream. Sunod po ay ilagay natin yung ating condensed milk. Hindi ko na lang po sasabihin kung gaano karami yung ilalagay ko kasi depende naman po yan sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo. Kayo na yung mag-a-adjust ng kanyang lasa. Yan, haluin po natin ng mabuti para hindi po magbuo-buo yung ating tapioca flour. Ready na po ito. Pwede na nating patayin yung ating stove. Tapos, ililipat natin sa ating bowl para palalamigin natin. Ngayon po ay ibuhos ko na yung ating naluto na flour mixture kanina dito sa ating bowl. Hihintayin po nating lumamig ito. Set aside lang po muna natin dahil i-blend po muna natin yung ating mangga. Ngayon, ang i-blend ko po ay itong medyo malalaki kasi itong maliliit, ihahalo po natin siya ito mamaya dun sa ating mixture mismo para may makakain tayo na mangga. Ito gagawin nating puree. Ngayon pong malamig na itong ating flour mixture ay ibuhos ko na po dito yung ating na-puree na kanina na mangga. Tapos ngayon, idagdag ko na din po itong ating hiniwa na maliliit na mangga. Paghalu-haluin po natin. Napakasarap po ng ice candy na to kasi hindi po siya yung typical na ice candy na parang icy. Ito po ay parang ice cream yung kanyang texture dahil po yun sa ginamit natin kanina na cassava flour. Or kung wala po kayong mahahanap na cassava flour, pwede po yung cornstarch. Pero sa mga na-experience ko po na nagawa na ng mga ice candies, mas maganda po talaga yung cassava flour kumpara dun sa cornstarch. Pero konti lang naman po yung pagkakaiba nila.
Pero talagang mas pino yung texture ng cassava flour. Optional lang po ito kung gusto nyo pong ito yung gamitin nyo or yung cornstarch. Ngayon, ihalo ko na po itong ating nadurog na mga grahams. Kayo na po bahala kung gano'ng karami yung ilalagay nyo. Patok po ito sa mga bata dahil mahilig po yung mga bata sa mangga tsaka yung sa grahams. Kung gawin nyo po itong negosyo, sigurado po mabibenta nyo po ito. Yan. So, ready na po itong balutin yung ating ice candy. Ito na po yung ating nagawang mango graham ice candy. Bali, nasa 16 na piraso po yung nagawa namin pag ganito kalalaki. So, ngayon, ready na po itong ilagay sa ating ref or sa freezer ng mga 8 hours o hanggang overnight. Ayan na po, mga mamamayang, ang ating mango graham ice candy na ginawa po ng ating Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reciping ito. Maganda ito pang negosyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!